Yung dati pong nasa John and Marcia, kami po ay anim na magkakapatid, pero nung tumagal ay dumami kami. Kami po ay naging 17. 18 pa nga eh. May adopted pa sila ni Shasha na isa. And I remember at the age of 8, ako po ay 8 taong gulang na bata pa lamang po, naghiwalay na po ang magulang ko. Kasi nung time na yun, madalas nang nag-aaway ang daddy ko, mami ko. Gabi-gabi yun, ako nakakasaksi palagi. No? Dumating yung time na mother ko ay magkukomit nga ng suicide dyan isang beses. Eh. Nagapan lang po ng tatay ko. Pero talaga hindi na makatiis hanggang sa lumayas na ang mami ko. Pero sabi ko nga, bata pa akong maliit ay matalino na po ako. Matalino po na in a sense na ako lang po ang nag-iisang sumama sa nanay ko. 5 kapatid ko, naiwan po lahat sa daddy ko. Nung time po na yun, sa La Loma po ang unang bahay ng tatay ko. Diyan po ang unang nabili ng daddy kong bahay sa La Loma. Marami po akong kaibigan doon. 2 karsadang pagitan, may mga squatter area po dyan eh. Doon ako sinusundo ng nanay ko pag hapon na. Dami kong kalarong bata. Kaya nung lumaya sa mami ko sa bahay namin, iyak nang iyak palabas, nakahawak ako sa kamay niya, iyak din ako na iyak. Pero sa kalalakad, alam niyo, doon ko po nadala ang nanay ko sa squatter area na yon. Siyempre, nagulat yung mga nando doon. Kasi hanggang sa di namin namamalayan, nasa isang kwarto na kami ng nanay ko. Nagulat ang mga nakatira doon. Sabi, di ba, asawa ni Mandolpit, anak ni Dolpi yan. Sabi niya, bakit nandi dito? Kasi nangupahan kami ng mami ko na isang kwarto. Naalala ko, kasi laki lang ata ng organ yung kwarto. Eh. Oh, may isang papag, kasya lang kami, namamaloktot kami ng nanay ko doon. 20 pesos, isang buwan. Kaya nagugulat ang mga nakatira doon. Ako naman ay patuloy na pinag-aaral ng tatay ko kahit nagkahiwalay sila noon. Ako ay nag-aaral po sa Lourdes po, Quezon City, dyan po sa Meritiro. Panghapon po ako, naalala ko, pero kailangan sa umaga, alas 4, alas 5, kailangan gising na po ako. Bata pa ako maliit, kailangan madaling araw, gising na po ako. Kasi ako po ay pumipila po ako dun sa baksakan ng dyaryo, ng newspaper. Ako po yung maangkat ng dyaryo, nagrarasyon sa mga bahay-bahay para mapakain. May pangkain lang kami ng nanay ko. Ang mami ko po ay artista rin. Taga Mabalakat po ang mami ko, Kapampangan. Actually, ang mami ko unang artista sa daddy ko yan eh. Daddy ko nung araw mananayaw, ang mami ko po'y artista na. Sabi ko, mami, ano kaya eh, mag-artista din ako. No, baka mailapit ako sa mga kilalang producer. Alam nyo, bata pa ako, maliit, tinanggap po ako. Since childhood ho, batang maliit pa lamang po ako, lumalabas na po ako sa mga pelikulang Tagalog. Na-bless kami ng mother ko. Nailipat ko ang nanay ko na apartment, up and down. Ang apartment nung araw na alala ko eh 180 pesos up and down na po yun. Hindi po, Pastor? 180 up and down, hindi nyo na inabot yun. Nakakompleto kami ng gamit, naibili ng appliances sa mother ko, napagpala sa maraming bagay hanggang sa nakabili ng sariling sasakyan. Pero noong time na nagtatamasa na ako ng maraming pagpapala, akala ko hindi galing sa Lord. Akala ko magaling lang ako artista. Ano po? At nung nakakahawak na po ako ng pera, lalo naman akong lumalaki na nagiging rebelde sa ama ko. Ako po, aminin ko po sa inyo, talagang malaki po ang naging tampo ko sa father ko. Kasi nung time na naghiwalay sila ng mami ko, hindi man kami maalala ng tatay kong dalawin, kundi siya ay naguutos lamang sa mga driver niya, sa tao niya, nagpapadala ng pera. Na which is para sa akin, hindi po naman sapat. Siyempre, hinahanap ko yung kalinga ng magulang ko. Kaya nung nagkakapera na ako, sabi ko, sa sarili ko, makakabili na rin ako ng magmamahal sa akin. Kasi ang tao pag may pera, maraming barkada. Tama po ba yun? Kasi nung may pera na ako, dumami na nga barkada ko. At napasok na po ako sa lahat ng klase ng bisyo, sigarilyo, alak, sugal, babae, drugs. Naku, lahat ng kasalanan na sa akin po. Sabi ko nga noon, mapatawad pa kaya ako ng Panginoon Diyos sa dami ng kasalanang nagawa ko. Pero God is so good. Dahil sabi ng Lord, kasimpulaman daw ng dugo ang kasalanan natin. Kaya niyang paputiin to na parang yelong niebe. Ano po?
Nako, grabe at matagal na panahon na po ako nagbibisyo. Wag po kayo magugulat. Pero ako'y blessed na blessed naman nung makita ko yung mga kapatiran. Sabi ko, mukhang marami naman akong ka-berks dito. May marami rin may puti. Sino ba dito yung mga tiga SKP? Samahan ko 40 pataas. Oh, mga tiga SSS, taas ang kamay. Wala, yung samahan sobra 50. Matagal na panahon na po ako nagbibisyo, kaya nauso ngayon na shabu. Ay sa akin po, barya lang yan. Pero totoo po yan, shabu, maraming sinisirang buhay yan. Kabataan, pamilya ang sinisiraan yan shabu. Kasi ako po nag-start mag-drugs po ako taong 19, kami na magkwenta. 1969 po, 14 anyos po ako, nagda-drugs na po ako. Pero nakita nyo, hindi halata sa mukha ko, no? Dahil pinabata ako ng Panginoon Diyos. Ano po? Sabi nila, hindi, matanda ka na. Bakit? Ang dami mong puti. O, crown of glory yan. Ang drugs po, ginagamit ko taong 1969, opio po. Heroin po ang ginagamit namin. May pagawaan ng heroin sa Pilipinas noon, si Lim Seng. Siya po yung Chinese na pinapiring squad ni Presidente Marcos. Doon sa default, yung tagig ngayon, dyan, sa default, di pa ganyan kaganda, doon pinairing squad dyan. Ang pagawaan niya sa Caloocan, doon ako bumibili. Powder eh. Sabi nung binibilihan ko, bago ka, bago. Subukan mo muna bumili ng sigarilyo. Tanggalan mo ng tabako, ilagay mo yung pulbos, tsaka mo sindihan. Pwede na yan. Eh, ganun ang ginawa. Binili ko yung Philip Mabaho. Alam niyo, nung araw yung Philip Mabaho, yung kulay brown na walang filter, tinanggal, hinitit. Ah, grabe, yung una ko subukan, isang hitit pa lang, ganong katapang, nagulat ako, sumusuka ako. Minsan nagblablang ko, ganong katapang yung gamot, pero tumagal, nasanay po ako. Lumakas ang dosage ko, sa isang araw, kaya kong umubos ng hanggang 30 balot. Kaya kong ikarga sa sigarilyo ko. Pero parang mahina na. Pagbili ko doon, sabi nung binibilihan ko, ano, gusto mong mas matapang? Sabi ko, paano ba yung matapang? Pulbos yan, sabi, pwedeng direkta singutin mo sa ilong. Pwede ba yun? Eh, pulbos daw eh. Eh, ganun naman ang ginawa ko, siningot ko naman. Ay, grabe talaga ang tapang. Ah, pero natakot po ako mga kapatid nung makita ko yung sarili ko sa harap ng salamin. Alam nyo, ginawa nung gamot sa mukha ko. Pagtingin ko sa salamin, talagang natakot ako. Yung mukha ko, alam nyo, para ako naagnas, no? Tuklap-tuklap ang mga balat ko sa mukha. Yung ilong ko po ay kinakain ng gamot, nagnanana ang ilong ko. Nung time na yun, natakot na po ako magpakita sa tatay ko, sa nanay ko. Natuto na po akong bumili ng iringgilya. Una, nagsaksak muna ako. Una, sa laman lang eh. Pero tumagal, lumakas ang dosage ko. I consume around 60 packs a day po, kaya ko isaksak sa laman ko araw-araw, 60 balot po. Sa bagay nung panahon na yun, mura pa ang bisyo eh, piso lang isang papelitos eh. Pero grabe naman ang value ng pera natin no, 1969, ano po, parang 100 piso. 60 balot, kaya ko isaksak sa laman ko. Kada 30 minutos, 5 balot ang kinakarga ko. Pero parang mahina na, naghanap ako na mas malakas na tama, ayun, natuto na po ako mag-injection sa ugat. Eh, lalapit po ako sa inyo, ha? Papakita ko po sa inyo yung needle marks. So, ako yung nagsasaksak sa ugat. Ito po, Pastor. Ito po ang peklat ng karayom. May mahabang ito. Po. Hindi ko sinabi mag-inyeksyon kayo, no? Hindi po alam ng tatay ko. Ako po ay talagang naging addict na. Napabayaan ko na yung mga trabaho ko. Nagalit ng ibang producer. Ako po ay nag-drugs, na lang po na nag-drugs. Gusto ko rin po i-share sa inyo yung family namin, nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko. Lahat po kasi kami magkakapatid ay pinag-aaral ng tatay ko sa Catholic school, pinalaki po kami lahat ng mga Katoliko. Ano po? Lahat po naman tayo Katoliko, di po ba? Sino po Katoliko? Galing Katoliko, taas ang kamay. Huwag po kayo mahiya. Naririto po ako, di po naman para sabihin na magpalit kayo ng relihiyon. Ang dalangin ko lamang po sa ating Panginoon Diyos, nawa po lahat po tayo, magkaroon po tayo ng tamang relasyon sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga, maganda relihiyon, no? Maganda, pero hindi po tayo maliligtas ng relihiyon.
relasyon lang sa Panginoong Diyos at tanging makapagliligtas sa atin. Alam niyo? Kaya ko sinishare to, kasi mami ko nung araw, nung maliliit pa kami, pagdating ng alas 6, sinihila na kami ng nanay ko, bakit kamo? Paluluhod din na kami doon sa altar namin pagdating ng alas 6, araw-araw, ama namin sumasalangit kasi araw-araw po kami nagro-rosaryo. Ano po? Atong araw, talaga nagsisimba ako eh. Pero pag nagsimba ako nung araw, kailangan poging-pogi. At di ako nakikinig sa misa ng pare, alam nyo, naghahanap lang ako ng mga babaeng naka miniskirt. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Hindi po kagaya ngayon ako'y magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Eh ngayon lang, pag pumasok ako ng CR, sa banyo, dapat kayo rin ganito. Yun lang tubig na pampaligo natin, dapat natin ipinagpapasalamat sa Panginoon Diyos yan. Hindi bus ka ng bus, baka mami, pasukin ka ng lamig. Lord, thank you sa tubig na to, magdulot ng kalakasan sa akin to. Maginhawa ako sa maghapon. Sa gabi, bago ako matulog, dati nung araw, paghiga mo. Eh ngayon, hindi. Bago ka matulog, Lord, thank you sa maghapong nagdaan. Pag-iingat mo sa akin, salamat. Pagmulat ng mata sa umaga noon, magtitimpla ka na ng kape. Eh ngayon, hindi. Pagmulat ng mata, Lord, thank you, may hininga. May kalakasan, may bagong araw. Bago ka kumain, thank you sa mga biyaya. Napakaganda po nung tayong lahat ay magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon Diyos. Kasi sumasangguni po tayo sa lahat ng ginagawa natin. Ano po? Okay, blessed na blessed nga yung mga tayo'y nakakilala sa Lord. Kasi nung binabalikan ko, minsan nag-iisip ako, sabi ko, grabe, dasal ako ng dasal nung araw. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung lalaki o babae si Maria. Abagi noong Maria. Babae ba si Maria? Lalaki, abagi noong Maria. At naunawaan ko ngayon, na ang Diyos po natin pala ay hindi po inilalako. Ano po? Opo. Kasi maglakad ka sa karsada, nakita mo, lalaki. Iba-iba santo. Pwede pang two gibs. Sipin mo, Diyos mo, two gibs. Magdadasal ka. Lord, di pa ako bayad. Babayaran kita next week. Hello! Buhay ba ang Diyos niyo? Buhay po, palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Ang daddy ko po ay blessed din sa buhay niya. Dahil sabi sa Bible, edad daw po ng tao, 70, ano po? Pag 80, bonus. Daddy ko po, bonus po. 83 na po ang tatay ko. At ang tatay ko po, eh, wala po sablayan sa baklaran tuwing araw ng Miyerkules. Walang palya. At ako naman po yung anak ni Dolphy, pag nadinig niyo yung kwentuhan na, sino yung anak ni Dolphy nasa simbahan ng Quiapo? Ako po yun. Na every Friday, ganitong araw, nasa Quiapo po kami naglalakad doon ng paluhod. At ako rin yung anak ni Dolphy na deboto ng Nazareno ng Quiapo. Every January 9, kami po yung mga nakapaa doon. Kasama namin dyan sila Noli de Castro. Na every January 9, kami po yung mga nakapaa doon. Tapos may tuwalyang nakabala. Pero sa Quiapo, habang namamanata ko doon, pagdaan mo sa mga maliliit na eskinita, ang dami nagiinuman. Sabi sa akin, pare, tagay muna. Ay, hindi pa ako nagsisinungaling sa inyo. Takisa kaya po, tignan nyo, karamihan ng namamanatod doon nakainom. Ano? Kaya wild nga sila sumasampad doon sa mga ano, ano. Yung isa nga sabi niya, kailangan makahawak ako doon sa yung abaka na yung lubid ba? Kailangan makahawak ako doon sa lubid. Makakuha ako nung hibla nung abaka ng lubid. Sabi nung isa sinusundan ko, sabi ko, bakit? Sabi niya, papakain ko doon sa manukong panabong. Sabi niya. Salamat talaga sa Panginoon Diyos. Ano po? Ako rin po yung anak ni Dolphy taong 1980 po na nalagay po sa mga pahayagan. Ako po yung anak ni Dolphy na nasangkot po sa kasong arson with multiple homicide po. Malapit lang yung bahay na yun dito. Bahay po nila Mina Argunto tsaka nila Big Del Rosario po. Biba po. Anim na tao po ang namatay dito. Pero nung bago po ako nag-share ng testimony, hindi ko po sinishare to. Pero isang gabi na nanalangin ako sa Panginoon, sabi ng Panginoon, ibahagi mo rin yung nangyari sa aso mo. Kasi nakakalungkot man sabihin, pero totoo naman. Kasi tayong mga tao, minsan, kung ano nabasa mo sa dyaryo, yun na po laman na isip mo. Pag may nakita nga nakadungaw sa bintana, eh, pag kinuwento sa katabi, nahulog sa bintana.